Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa latest news. Dito sa ating sobrang gwapong pastor na si Pastor Apolo Quiboloy. Na ito na nga ang mga pangyayari or nagaganap sa update ng buhay-buhay ni Pastor. O, ito na. Sinuyod ng mga otoridad ang ilang pang ari-arian ni Pastor Apolo Quiboloy sa Davao City. Ayan mga kaibigan, na narinig natin na sinuyod na. Talaga naman ito si Pastor na sa tingin ko malapit na ito mahuli. Konting tulog na lang ha. Ito, continue lang ha. Sinuyod ng mga otoridad ang ilang pang ari-arian ni Pastor Apolo Quiboloy sa Davao City para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Korte ng Pasig. Ang Korte Suprema, hinihinga naman ng komento ang mga taga-senado kaugnay sa hiling na TRO ni Quiboloy. Nakatutok si Salima. Rapo, mahiling? Mahiling na TRO si Quiboloy? Okay. Run. Alright. Halos sabay-sabay na dinalhan ang mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ni Pastor Apolo Quiboloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang inabutan ng mga otoridad na Pastor Quiboloy. Ay nako, Diyos mio, mari-mari si Pastor, mailap talaga. May parang manok ito mga kaibigan, ang hirap ulihin. Manok Tagalog, pag naka-alpas, mahirap ulihin. Dapat siguro dyan na hiluin. Bitag. Okay? Continue lang ha. Gayon din ang mga kapwa niya akusado. Bagong warrant ito ng Pasig Court para sa non-bailable na kaso na qualified trafficking. Naku. Nauna nang naisilbi ang arrest warrant ng Davao Courts para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment. Iba pa ito sa arrest order ng Senado kaugnay ng pagmamatigas ng pastor na humarap sa pagdinig na valid at in effect pa rin. Ay ganun, ibig sabihin, bukod yung warrant of arrest, bukod yung kaso na, ay naku, ay sobrang dami na. Bukod pa yung sa Amerika. Ay grabe, ibang klase talaga si Pastor. Pastor, nasaan ka man, ay lumabas ka na. Continue lang. Wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Quiboloy na kumikwestiyon sa otoridad ng Senado na ipaaresto siya at sa hiling niyang temporary restraining order or writ of preliminary injunction. The Supreme Court required the respondents in this case or the Senate to file a comment on Pastor Quiboloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. Nako, Diyos mio, marima, napakaganda na itong newscaster na ito. Pinaresto na ng korte, okay? Okay. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do Yun, mga kaibigan, maliwanag dito yung Supreme Court ay deny. Yung hiling ni Pastor na TRO ba yun? TRO. Okay, continue lang. To find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Sa resolusyong inilabas habang nasa Baguio City, pinagkukomento ng Korte Suprema sa petisyon at hiling na TRO ang Senate President na si Mig Zubiri, Senate Committee on Women and Children Chairperson at Senate Sergeant at Arms. Binibigyan sila ng 10 araw para magsumite ng sagot. Sabi ng committee chair na si Senator Risa Ontiveros, hindi pa niya natatanggap at nababasa ang direktiba. Basahin mo na para kunin mo na si Quiboloy. Pero handa niyang sagutin ito sa tulong ng abogadong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinisikap din namin kunin ang pahayag ng Senate President at Senate Sergeant at Arms. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran. Nako talaga naman ito si Pastor oh. Iniisip ko lang kung nasaan ba talaga si Pastor. Kasi nga, sabi ni X sa Tamayo, pinuntahan na ng mga pulis dun eh. Kaya lang ay wala talaga. Baka naman sa Maynila. Kasi nga, marami nagsasabi, may bahay pala daw ito sa Quezon City. Baka nasa Quezon City na. Oo, baka, kasi nga, mali mo si X, sinasabi lang niya sa Tamayo, punta kayo. Para wala, wala doon. Ha? Posible nga rin nasa ano nga. Posibleng nasa Davao kaya lang hindi doon sa Tamayong. Imposible naman ito na sa ibang bansa si Pastor. Kayo mga kaibigan, nahulaan niyo ba kung nasaan si Pastor? Wala nga naman sa langit, sabi nga sa langit. Duda ko talaga nasa ano na ito, yung si Pastor. Baka nasa bahay niya doon sa Quezon City. Okay, sa Baguio. Kasi nga, maraming alipura siya si Pastor eh. Okay? Yatago lang yan kung nasaan saan. Pero kung halimbawa nga nandun sa Tamayog si Pastor Apolo Quiboloy, okay? Doon sa kanyang hideout. Possible na nasa kuweba or nasa underground. Ilalim na lupa. Okay?
possible na doon, na nakatago, nangingitlog doon, ayaw lumabas. Kasi nga, naniniwala si Pastor, wala siyang kasalanan. Pero kung wala ka talagang kasalanan, dapat tumarap ka sa Senado. Napag-usapan nga ng mga tao. O diba? Ay mga member mo, nagdadalawang isip na. Ha? Dito pa ay chismis mga kaibigan, dito kay Pastor, yung business daw nito sa Amerika, iba-ibang bansa, nalulugi na daw, wala na daw magbigay. Yung business na ano, foundation, ayuda, ay ayuda, yung ano itong, koleksyon, nababangkarote na. Ha? Kasi nga, nagdadalawang isip na na magbigay sa kanya, hindi na daw nakakakota, okay, nalulugi na ito si Pastor. Ng kapirahan. Pero wala tayo doon sa lugi-lugi na yun kasi business niya yun eh. Yun ang business niya, yung mamulikta daw ng kapirahan sa mga ano-ano, pasoklat kay Pastor yun. O, pero balik lang tayo dito sa kung nasaan si Pastor. Isip-isip ko tarko kung nasaan ito eh. Sabi naman ng mga pulis, pinuntahan na nila yung mga bahay location ni Pastor na tiling wala talaga. Zero. Eh, grabe talaga ito si Pastor nito tumago. Ibang klase, parang igat. Madulas. Oo. Pero kung halimbawa nga ha, halimbawa maaresto na si Pastor, halimbawa maalisto, siguro dadali na yun sa Maynila, papaliwanag sa Senado. Siguro lalabas na yung mga, ano dyan, yung mga testigo, okay, yung mga inakasuhan niya, yung may ano sa kanya, yung ginawa niya, si Amanda na doon, magharap-harapan na yan. Oo. Sa tingin ko si Pastor, ano eh, may kasalanan eh. Sa tingin ko lang ha, pero ewan ko na sa inyo, yung parang normal lang na Pinoy, kung anong di, ano ko, kutob ko dito kay Pastor, may kasalanan talaga kasi nga, yung babae naman si Amanda, hindi naman magsalita sa, ano yung Senado yan, kung yung nagsisinungaling, kaya lang sabi nila, nagbabasa daw para, kung ano, alam mo naman sa Senado, ganyan talaga, pag may mga star witness, laging basa lang basa, di ba? O yung mga drug case, yung mga iba-ibang case, binabasa lang talaga nila. Oh, ito ang ginawa mo. Ganyan. Ganun. Ginanito ako ni Pastor. Binawasa. Eh, medyo, siyempre, ang tao nagdadalawang isip kung ito ba itunay. Pero sa tingin ko naman, possible na tunay. Okay? Kasi nga si Amanda, iyak na eh. Umiyak na siya. Nakakaawa nga naman. Ay, siyempre, ano niya yun? Pangalan niya. Ha? Pagmumukha niya, yung kung nagsasabi siya ng totoo, hindi. Di ba? Oh, pag sina ay pag napatunayan na hindi siya nagsasabi ng totoo, o di anong mukhang iharap niya, possible na makulong din siya. Kaya si Amanda, alias Amanda, nagsalita na talaga ng tunay yan, okay? Tapos yung nasa Amerika na babae na ginalaw din niya, nagreklamo din kay Pastor. Ano ang pangalan? Nakalimutan ko na eh. O galit na galit kay Pastor kasi nga, sabi niya, Pastor, lumabas ka na. Ha? Ginanin mo rin ako nung araw. Pati yung babaeng Ukrainian na maganda. Maganda pala yun. Nakita ko na sa social media yung babaeng Ukrainian. O dalawa. Ay naku, sobrang ganda. Parang si Taylor Smith ang mukha. Kaya pala siguro na in love dun si Pastor. Ay, kaya pala siguro na akit. O. Pero may nagreklamo din kay Pastor. Yung matanda eh. O na ano. Ay, ikaw. Mabira, Pastor. Walang patawad. Maganda, bata, lahat na. O, pati bata mga kaibigan eh. Kasi nga yung bata ginagamit niya sa Amerika kaya si Pastor na kasuhan ng drug trafficking. Okay, yun ang ibig ko sabihin. Pero ang mahirap lang dito, pag nasa langit na si Pastor, makyat na. O halimbawa nga sinasabi ni Pastor ay akyat ako sa langit. Anak ako ng Diyos. Pero malabong mangyari yun. Parang sino mga tao man wala nun? Na siya ay talaga naman kasi nga sabi niya siya daw yung second coming of Jesus na maraming dadaan lahat ng wala ng posisyon, lahat kayo ng tao ay dadaan sa akin, okay, isang pindot ko lang sa press button ay gunaw ang dapat magunaw. Kung halimbawa nga tunay yun, ang una mong pindutin kay Buloy, payo ko lang sa iyo yung China na agad. Kung halimbawa malulubog, at least para matuwa yung mga kababayan mong Pilipino, di ba? Ay, pag unang mong pinindot sa Pilipinas, nilubog na tayo nito. Dapat tunayin mo yung China. Kung halimbawa lang, okay? Ay, pero kung fake yung sinasabi mo niya, yari ka na. Talaga, this pastor, puro... Oh,
Pansinin niyo yung mga kung salita ni Pastor, matalinaga siya na isipin mo, ba't yung tao nito? Puro kalakuhan na sa isip. No? Kasi nga, lahat daw ng kaluluwa dadaan sa kanya, siya na mag-iimbestiga, ano, tatanong daw niya, dapat ginawa mo ang mga concept, ano, nung ikaw, ganyan-ganyan. O, ganun, mapupunta ka sa langit. Magaling tumali. Oo. Pambihira talaga ito sa Pastor. Pero balik tayo dito sa ano, sa pag-aresto sa kanya. Iniisip ko wala. Kayo mga kaibigan, saan siya kayo ito nakatago? Talagang wala akong maiisip. Blanco. Okay, blanco talaga tayo mga kaibigan kung nasaan si Pastor. Ganon din ang mga kapulisan, ha? Blanco din na kung nasaan ang location ni Pastor. Pero alam ko lang mga kasabi niya kung sino, kung ano talaga, kung nasaan siya. Si X. Okay, alam niyo talaga ituro ng sentro ni X, eh. Padaplis-daplis pa siya, eh. Oo. Ano ba kayang butas? Oo. Nagsabi si X, daplis, eh. Hindi agad sentro, eh. Kung nasaan. Para siguradong ano. Oo. Alright. Pala na kayo mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget. Comment. Bye-bye. Thank you.